ko kita ng mga style sa boxing para gumaling ka. Ha? Kasi dapat gumaganon to, Dre, pag nasa boxing ka. Gumaganon, Dre, ha? Pagdating sa pagiging masayahin at palabiro, wala raw higit pa sa 19 anyos na si Ramir Roda Jr. na mas kilala sa palayaw na Ram-Ram. Kaya nga, ayon sa kanyang mga matalik na kaibigan, si Ram-Ram daw ang komedyante ng kanilang barkada. Napakakalagpo na tao, Joke. Napakamasiyahin na tao. Lahat mo gagawin, mapasaya lang ay. Pagdating naman sa pormahan, iba rin daw si Ram-Ram. Mahilig po siya magsuot ng alas. Ngayon sa araw-araw po, pag lumalabas yun, tuwing alis kami, lagi po siyang may suot na alas. Uy, Dre! Angas ng pormahan ah! Diba, halos mag-quintas na mga silver, di ba? Talagang mga rapper man, di ba? Yun ang mga ano. Kasi sa kanya talaga, so gold talaga. Kasi ang hilig niya, alas talaga. Kesa malulong sa droga, mas mabuti na raw ang nakahiligang ito ni Ram-Ram. Ito. Total. Birthday ka rin lang naman na. Sa'yo na itong relo ko. Yun. Bago siya mag-birthday, huwag ka na bumili nak ng relo. Mabait mo talaga eh. Eh, personado, lagi niya may niram yung relo ko na gold. Sa'yo na yan. Bagay talaga sa akin ng gold pa. Siyempre naman. Bagay pa? Guwapo ah. Ayos. Pag binigyan ko ng gamit niya, hindi niya naman binibenta eh. Minamahal niya rin eh. Di katulad ng ibang mga bata dyan. Pag binili niya ng tatay, ng ganito, magulang ng mga gamit, baka isang linggo lang, wala na sa kanila, sa katawan nila. Hindi si Ram-Ram masinop sa gamit, ma'am. Ayon pa kay Mang Ramir, lahat ng ipinagkaloob niya kay Ram-Ram ay gantimpala niya dahil sa pagiging mabuti at responsabling anak nito. Pero di raw niya inakala na ang mga iyon ay mistulang magiging mitsa ng isang malagim na trahedya. Dakong alas 7 ng gabi, nito lamang nakaraang 18 ng Agosto. Pa, gusto na ako pa. Nuoy nagpaalam raw si Ram-Ram kay Mang Ramir. Bumaba siya ng bahay. Nakikita ko naman, namomonitor ko naman, nandiyan dyan po siya sa may garahe. Kinaumagahan na po, 19 na po, nagising po ako ng umaga, wala siya sa higaan niya. Nag-text yung misis ko sa kaibigan niyo, baka may alam sa kung saan si Ram-Ram. Ito, nag-reply na si Mark. Ang sabi niya, may tumawag daw kay Ram, yung Jordan. Nag-invite sa Valenzuela, may party daw. Pagtas po ng basketball namin, pinakita niya na po sa akin yung text ng Jordan na nag-uusap po sila, kinakamusta siya. Pupunta po silang Valenzuela kasi birthday nung boss nung Jordan. O, ano ba? Saan dyan na kayo? Saan? Gasan ni station? O, sige, Tring, hintayin niyo ako dyan, ha? Sige, Tring. Pagkaparada ko po ng motor niya, bigal ng mga pisansyo. Alis na daw po siya kasi nag-aantay yung Jordan. Pinapabalik po siya. Dahil dito, nagtungo na rin ang mag-asawa sa isang gasolinahan na tinukoy ni Mark. Nagbakasakali kasi sila nga makakakita doon ng lead sa kinaroroonan ni Ram-Ram. Ayun po ma'am, nag-request ako ng ano, humingi ako ng tulong sa mga staff na baka pwedeng matulungan kami kasi magto 24 hours na ma'am, hindi pa dumarating yung anak ko. Yung mga nag-aabang. Nung una ay di nila nakita sa CCTV si Ram-Ram. Nireview po na may nakita kaming dalawang tao naka-standby. Ilang saglit pa, isang nakamotorsiklong lalaki ang dumating sa lugar. Nang nakita na nila yung anak ko, binuksan nila po yung compartment ng motor nila. Sandali lang po, siguro inabot lang po sila ng inabot lang ng isang minuto lang eh. Tapos umalis na po. Si Police Chief Inspector Joselito de Ocampo ng Manila Police District ang humawak ng kaso. Merong nag-report sa amin, may dumating si Mr. Ramir Roda Sr. kasama yung misis niya at nireport niya na yung anak niya raw ay nawawala. Meron po kaming CCTV na nakuha dun sa may gas station. So nung nireview namin yung CCTV footage, nakita namin doon si Ram-Ram na nagte-text at may hinihintay. And dun sa isang angulo, nakita namin din na may dumating na dalawang kalalakihan. Si Jordan. Ayon kina Mang Ramir, ito raw ang kaibigan ng kanyang anak na si Ray Jordan Miguel
Nasa pagkakaalam nila ay isang pulis. Meron kaming information from Marilao Police Station na kung saan dun nagpapanggap na naka-assign si Jordan Miguel, and kinonfirmed nila na walang ganong PO to Jordan Miguel na naka-assign sa Marilao. Wala rin ganong pangalan na nasa roster ng PNP Krami. Base rito, malinaw na di pulis si Jordan. Dahil dito, naging sentro ng kanilang investigasyon si Jordan. Nagsagawa ng surveillance operation ang mga otoridad upang makakalap ng iba pang impormasyon sa naturang lalaki. Tumagal ng 8 araw ang kanilang pagmamanman hanggang sa August 28, mga bandang alas 2 ng madaling araw, lumabas si Jordan, may kasamang babae. Kami from Herbosa Street, and yung isang grupo ko from Arten Herbosa, kinat namin. Kaya hindi na siya nakapag-maneuver para tumakas. Doon pa lang sa papeles, maano mo, ako, fake to, spurious document kung ano. Pinakikita mo itong pinipresenta mo sa akin, kako, sumama ka muna. From there, isinama na namin siya. Pati yung ka-leading partner niya. Sa madalit salita, during interrogation, sinabi niya yung pangalan ng tao na kasama niya na isang Juan alias Ian. Bagamat inamin niyang siya nga ang nasa CCTV footage, naging tikom naman ang bibig nito hinggil sa pagkawala ni Ram-Ram. Merong mga personal na gamit ni Jordan Miguel. And from there, nung hinalungkat namin, nakita namin yung ano, dalawang papel di ahensya, yung isa dated April pa eh. Pero yung isa dated August 26, 2017, nakasanla sa isang pawn shop. Batay sa papel di ahensya na kanilang na-recover, isang bracelet ang isinanla ni Jordan. Tinubos ko po dahil sabi po ng police, itubos para makita raw namin na tubusin ko nga raw kung talaga sa amin yun. Nasa plastic pa po yun eh. Nang pinakita sa akin ng ano doon, sa mga ano na sekretary ng sanglaan, napaiyak na po ako. Yun po ang bracelet ng anak ko na narigalo ko sa kanya, na may markang R po sa pinakalak. Doon ako magulhol po na po naiyak. Galing po sa anak ko yun. Kinuha po nila yung mga alak. Noong 30 ng Agosto, ikinasa ng mga pulis ang isang entrapment operation. Wala, tata ko! Tata ka ba ito? Noong nadakit na nga ang ikalawang suspect na kinilala sa tunay na pangalang Daniel Isaiah Desena. Na-recovered yung barrel. Paltik siya eh. Homemade derringer type. Merong isang na-discovered na armado pa rin siya ng granada. Bukod sa baril at granada, nakuha rin sa grupo ang isang cellphone. Nagpasya sila nga makipag-ugnayan sa ibang himpilan ng pulisya. At nooy, nakarating sa kanilang kaalaman ang isang report hinggil sa isang lalaking natagpang patay sa Quezon City. Nakita po namin yung biktima, naduguan na po at nakahandusay na lang po dyan sa may bandang gutter po. Bari 50-50 na po eh, pero humihinga pa po. Agad din naman nilang isinugod sa pagamutan ang lalaki. Subalit, dooy, idiniklara itong dead on arrival. Dilubog na po yung mata ng anak ko dahil puro ulo po ang tama eh. Mata dito. At nabuksan po, tinina ko. At yung balat po ng anak ko, dito sa may kaliwa, nakita ko, doon po na po kami ng anak ko. Humagulol po ng iyak. Sa post-mortem examination na isinagawa ng medical legal doctor na si Police Chief Inspector Anali Palima ng QCPD Crime Laboratory Office, lumalabas na gunshot wounds to the head ang ikinamatay ng biktima. Base rin sa mga impormasyon na nakuha namin, isa siya sa mga suspected motor riding criminals na nag-i-engage sa mga hold-up si Ian. At ang area of operation niya is Tondo area, Sampaloc area, Caloocan area, and somewhere in Quezon City area. Hindi ko lang tayo ano yung pagkakulong habang buhay mo. Demonyo kayo.
ni Uya, patuloy naman nagturuan ang dalawang suspek. Sinampahan namin sila ng reklamo na robbery with homicide. Aside dun sa na-recovered naming granada at baril sa kanya. Kaya meron siyang initial violation na ini-inquest din namin sa illegal possession of firearms and explosive. Kasalukuyang nakapiit sa MPD detention cell ang mga suspeka. Do'y hiningan ko sila ng pahayag. Gayunman, tumanggi na silang magbigay ng komento sa kaso. Hindi natin po kami magsasalita kasi iniimbestigahan. Nalalabas naman yan sa investigasyon kasi kaya kami investigador po tayo. Yung mensahe, kung kanina doon sa nagbibintang sa'yo. Wala na rin po. Samantala, mabigat ang naging pamamaalam ng mga kaanak at kaibigan ng pamilya Roda kay Ram-Ram. Masakit para sa amin na nandito na kami. Dapat po pag buhay ang kinuha, buhay din ang kapalit. Yung mahatulan ng habang buhay para sa amin talagang hindi pa sapat eh. Dahil doon sa ginawa nung dalawang, nung Ian tsaka nung Jordan. Si Mang Ramir nangakong di titigil hanggat di makakamit ang hustisya. Opo, hindi ko po titigilan. Kahit maubos po yung pera ko, basta mapakulong po lang sila. Pagbayad po sila sa kasalanan nila. Sana naman yung batas talagang iiral nila yung batas. Maparusahan dapat sila na. Kailanman, di raw niya ibabaon ang masayang alaala sa anak na nagbigay sa kanila ng saya at pag-asa. Hindi rin mababayaran yung kaligayahan na naaliw niya ako. Hindi mababayaran. Pinadama ko naman sa kanya na mararamdaman niya kahit di ko sabihin. Sa araw-araw namin sa pagsasama sa akin. Kapamilya, huwag pong kalimutang mag-subscribe sa ABS-CBN News Channel. I-click lang ang button na ito.